Oh ha, good morning mga karagid. Maaga po kaming nagising. Kasi magbabike sana ako. Eh kaso biglang nag-request yung anak namin na gusto ron niyang may nakarikari. Kaya nangyari, pumunta kami ng palengke, namili kami ng mga parikado. Kaya napuspon yung pagbabike ko. Kaya ngayon mga karagid, samahan niyo ako. Magluluto tayo ng kare-kare. Pero tsambahan lang ito. Pero kahit pa paano, alam ko rin magluto ng kare-kare kasi nakikita ko sa nanay ko. Maliit pa ako eh, nagluluto na sila ng kare-kare. Ngayon, gagayahin natin yun. Kaya ngayon, umpisa na po natin na mag-ayos ng mga parikado. Pagkatapos, iluluto ko na. Samahan niyo ako, mga karagid. Ito na po, mga karagid. Ayan na yung mga parikado. Meron tayo ditong peanut butter, puso, talong, yung bawang, sibuyas, sitaw, at saka po itong itong breadcrumbs. Yan. At saka po yung turmeric. At saka achuete. Depende sa inyo kung ano gusto nyo ilagay. Achuete or turmeric. Bahala na kayo. Nakikita ko lang po mga karagid. Tapos meron tayong pechay. Yan. Pechay. Repolyo. At saka yan po yung mantika. Patis. Tapos napakuluan na rin po namin yung laman loob. Papakita ko po sa inyo. Po, mga karagid. Ito na yung mga laman loob na chop-chop na rin po namin. Ayan, meron pong mga laman dyan. Katapos yung bituka. Ayan po. Ay prepare na rin po namin. Tagal-tagal din po namin napakuluan. Siguro mga 30 minutes. Kaya parang lumambot yata. Napasobra. Pero di bale. Hindi na lang po natin nahalo yung maigi. Hindi siya madurog. Ayan po mga karagid. Sisimulan natin. Ayan po mga karagid. Sindihan na natin ng ating kalan. Yung. Kunin natin ang mantika. Maglagay po tayo ng mantika. Yan. Okay. Pagkatapos, kukunin natin ang ating bawang. Yan. Halu-haluin ng kaunti. Pagka medyo golden brown na siya, pwede natin ilagay yung ating sibuyas. Ayan. Medyo mga ilang segundo na lang, ilalagay na po natin ang ating sibuyas. Ayan po mga karagid, ang ating sibuyas. Lalagyan natin.
Hirap po. Pagka nagsosolo ka lang. Walang tagahaw ko ng camera. Yan. Okay. Medyo palalambutin lang po natin ng kaunti yung ating sibuya. Yan, medyo halu-haluin. Yan. At pag medyo malambot-lambot na siya, ilalagay na po natin ng mga laman loob. Yan. Dali lang po. Yan, pwede na po. Pwede na natin. Aramasang kutya na. Yun. Wala po tayong assistant, mga karagid. Mga tulog pa. Ito namang ini. Susunod. Yun. Yan nga pala mga karagid, itong sinapchap na ito, ito po yung oxtail. Hindi ko agad sabi. Masarap po ito, pero medyo na iba yung pagkakachap-chap. Dapat ito parang ano eh, parang style ano eh, yung pagkakachap-chap niya, yung parang style na tawag dito, yung pang barbecue. Kaya lang, ang nangyari, parang na-chop-chop na siya ng ano, ng ganyan. Ayan, sasangkot siya lang po natin mga karagid. Ayan po mga karagid, malapit ang masangkot siya ang ating laman loob. Medyo titigan po natin, baka mamaya eh magtutong naman. Huwag naman masyado, para at least eh mabango-bango. Ayan po. Tapos niyan, talagyan natin yung sabaw, yung kanyang broth. Ayan, pwede na po siguro yan. Talagyan natin yung kanyang sabaw. Tatakpan po natin mga karagid para kumulo siya. Yan. Kailan po tayo? Siguro mga 2 minutes lang yan. Or wala pa. Pag kumulo siya, lalagyan na natin siya ng eto po, turmeric. Lalagyan natin siyang turmeric. Yun. Nakulo na po.
Ilalagay natin tong ating turmeric. Yan, medyo haluin po natin para matunaw yung turmeric, para humalo. Yan. Yun. Pero hindi po natin masyadong haluin kasi malambot yung ano eh, napalambot sa pagkakulo ng ating laman loob. Yan. Yun. Tapos po, susunod na natin yung ating peanut butter. Yun. Kung peanut butter na to, nabibili po ito sa palengke, mga karagid. 4 kilo po ang bili nito. Lagi po sa riwa yan. Bagong giling, ika nga. Yan. Tadagdagan pa natin para lumapot siya. Kung di naman malapot, ilalahat na po natin ito. Yun. Siya nga pala mga karagid, ito po, hindi natin lalagyan ng ano, patis or asin kasi nung pinalambot po ito, nilagyan na ng asin ito. Ang talagang magpapaalat po dito, yung pong bagoong. Meron na po akong handang bagoong. Yan. Parang malapot na mga karagid. Yun o. Pwede na natin ilagay yung gulay. Yan. Mukhang sakto-sakto na to. Yun o. Oo ha. Ngayon, nasa inyo naman po yan. Kung gusto nyo, dagdagan pa yung kanyang sarsa. Pwede kayo maglagay ng konting tubig. Yun. Tingnan natin, baka manikit. Yun o. Ha? Okay na po yung kanyang lapot. Hinaan natin yung apoy, baka sulog naman. Kuha natin yung gulay. Unahin po natin puso. Yun. Yan. Tapos, yung talong, ilagay na rin natin. Bandang gilid lang po kasi haluin pa natin yan. Itong sitaw. Yun. Kung sa tingin nyo mga karagid, kulang pa yung kanyang sarsa, kabigyan po natin ng ano, ng tubig. Yan. Katulad nito, parang kulang pa. Pero tatantiyahin pa rin natin. Yan. Ngayon, pag magdadagdag kayong tubig, dapat yung pumainit na. Tulad nito, pinakulo ko na po ito. Taga natin. Yun. Siyempre, lumabnaw po yan. Dadagdag ulit tayo ng peanut. Maganda, lagay na natin lahat. Yun o.
medyo mawas-iwasan po natin na mahalo yung ano, yung laman kasi malambot na siya. Dudurog na. Ngayon kung sa tansya nyo masyadong malapot, pwede pa rin dagdagan tubig. Tapos, pag sumobra naman ang tubig nyo, hindi na masarap. Kaya lang paunti-unti lang po ang dagdag. Tulad nito, dagdag tayo ng konti. Ayan. Konti pa. Tapos maglalagay tayo nung tak tak tak. Alam niyo na po yung ano, tak tak tak. Baka naman tak tak tak. Medyo baka naman. Yan. Okay. Tama na yun. Ilulubog po natin yung mga gulay. Para lumambot siya. Yan. Tapos, takpan po natin. Medyo hinaan lang po yung apoy. Ayan, mahina na. Para hindi siya magtutong. Balikan po natin, mga karagid. Ayan po, mga karagid. Kumukulo na. Ilalagay na po natin itong ating pechay. Dito lang po sa bandang gilid. Ayan. Medyo ilulubog natin. Yo. Hinaan natin ng konti. Para huwag magputong. Medyo nagtutong na nga siya. Yun, okay. Medyo kulang pa. Dagdagan po natin ng konting tubig ulit. Konti lang. Tapos, takpan po ulit natin, mga karagid. Yan, takpan ilat ulit natin. Opo, mga karagid. Malapit na.
Malapit na tayong kumain. Maluluto na po ito. Susunod ka naman yung bagoong. Ayan. Tikman po natin mga karagid. Huwag ito. Eto po. Tikman natin mga karagid. Mmm, yummy. Medyo ilulubog po natin para ulit-cook yung ating halong. Yan. Almost done na po, mga karagid. Malapit na nating hanguin. Konting-konting minuto na lang po. Yan. Bibilang tayo ng 100. Pagkatapos, luto na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Luto na yan. Okay na. Patayin na po natin. At atin na pong titikman. Tapal lang po natin. Baka may lumanding na mga langaw. Okay po mga karagid. Ito naman. Bagoong naman po ang ating titimplahan. Para kumpleto rekado ang ating kare-kare. Ayan. Sinindihan na po natin ang ating kalan. Pagkatapos, atin ang titimplahan yan. Hintayin lang po natin na kumulo. Ito po, na-edisya ko na po ito. Ngayon, titimplahan na lang natin ng pampasarap, pampalinamnam. Yan. Nalagyan po natin ng asukal. Gawin natin 4 na kutsara asukal. Yun. At lalagyan ulit natin ang tak-tak-tak
Baka naman. Yun. Haluin. Yan. Kain lang natin kumulo. Ayan po, medyo kumukulo-kulo na. Titikman natin. Okay. Dagdagan natin ng konting suka. Yun. Alam nyo mga ragid, mayroong bagoong na talagang maalat. Merong hindi. Yung pong mabibili nyo sa palengke, nilalagyan nila ng asin. Yung iba naman, parang konting asin. Kaya mangyayari nyan, pag niluto nyo na yung bagoong, yan, pwede na haluin, oh. Bulo na. Pag niluto nyo na yung bagoong, matabang. Katulad nitong bagoong na to, medyo matabang siya. Kaya ang gagawin natin, lalagyan natin ng konting patis. Yun. Haluin. Kaya naman po patis, para malinamnam. Kasi pagkaasin, alat lang po yun. Walang linamnam. Yan. Hintayin ulit natin kumulo. Pagka kumulo siya, yung talagang ika nga, yung bumubulwak na. Parang ang tunog eh, alam niyo po ba yung blok. Pag nagluluto ang nanay ko nito, at narinig na namin, yung kanyang niluluto eh, nagbo-blok na. Ibig sabihin nun, masarap na yun. Kaintay natin yan. Ayan po, mga ragid, kumukulo na. Medyo haluin lang po natin. Baka manikit na lang sa ilalim. Ayan. Malapit na. Yun. Itikman po ulit natin mga ragid. Oh, bagong kutsara po yan ha. Ayos. Delicioso eh. Ayan, mga karagid. Kung nakikita nyo po, maraming mantika yan. Ganyan po yung nakikita kong pagluto sa nanay ko nung maliit pa ako.
Hanggang sa lumaki po ako, ganyan siya magluto. Kailangan marami daw mantika ang bagoong. Ayan. Ilang sandali na lang po. Tinangahuni ito. Hayaan lang po natin siyang kumulo ng kumulo. Ayan. Pero alalayan nyo lang po kasi baka man naman manikit sa ilalim. Ayan. Ayan o. Yun o. Narinig nyo, may nagbo-block-block na. Yun o. Block, mga ganun. Sabihin nun, masarap na yan, mga karagid. Bibilang na naman tayo ng 100. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 100. Whoop, okay na. Yan na po, mga karagid. Okay na po yan. Oh, ha? Ganda. Ganyan, mga karagid, oh. Oh. Ayan, oh. Oh. Yun, oh. Bagoong pa lang. Ulam na po. Pag talagang walang-wala, katalo na po yan. Hintayin lang po natin na medyo mag-subside yung kanyang mga bula-bula. Pagkatapos, okay na. Masarap na po yan. Yun po mga karagid. Hanggang dyan lang po ang ating video. Sa susunod naman po, yan lang po ang nakayanan. Pasensya na po kayo. Magandang araw po, mga karagid. Hanggang sa susunod na vlog ni Papa Ragged TV 777. Alright.